isang banda na magtuturo sa atin at magpapatunay na may naghihintay laging tagumpay sa mga taong hindi sumusuko sa anumang pagsubok o problemang ibato sa iyo ng buhay. Kilalanin natin ang bandang Aerosmith, ang madalas na itinuturing ng marami na greatest American rock band of all time. Ang kanilang katatagan, achievements, musika at impluensya ay hindi basta-basta mapapantayan. Mayroon pa bang hindi nakakarinig ng mga awitin nilang katulad ng I Don't Want to Miss a Thing? Crazy. Angel. Amazing. At marami pang iba, mga awiting hindi madaling kopyahin dahil sa kakaiba at taas ng boses ng kanilang bokalistang si Steven Tyler at sinabayan pa ng astig na gitaristang si Joe Perry na maituturing na isa sa greatest guitarist of all time. Ano nga ba ang kwento ng bandang Aerosmith? Nasaan na sila ngayon? Tatalakayin natin lahat yan, mga idol. Pero bago ang lahat, intro at shoutouts muna tayo. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento ng banda noong late 60s. Si Steven Tyler ay drummer noong panahon na yon sa bandang The Chain Reaction, samantalang si Joe Perry naman ay gitarista sa bandang The Jam Band kasama ang bassist na si Tom Hamilton at ang drummer na si Joey Kramer. Noong 1970, nagkataong nagkasabay ang dalawang banda sa iisang project at doon nabuo ang idea na pagsamahin ang dalawang banda. Pero ayon kay Steven Tyler, sasama lang siya sa mga ito kung siya ang gagawin nilang frontman dahil ayaw na nitong manatili sa likod ng drums. Agad naman pumayag ang iba, kaya dito nabuo ang bandang hindi mapapatumba ng anumang unos. Isang bandang iuukit ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng rock music. Unang naisipan ng banda ang mga pangalang Spike Jones, The Hookers at Jack Daniels. Bago nila napagkaisahan ang pangalang Aerosmith na mula sa suhestyon ng drummer na si Joey Kramer. Mula dito, idinagdag lang nila ang kababata ni Tyler at rhythm guitarist na si Ray Tabano para makompleto ang lineup. Unang tumugtog ang banda noong November 1970 sa high school sa Mendon, Massachusetts. At noong January 1971, pinalitan si Ray Tabano ni Brad Whitford. Mabilis namang nakilala ang banda sa kanilang lugar hanggang sadyain sila ng presidente ng Columbia Records para mapanood sila ng personal. Noong 1972, pinapirma nito ng kontrata ang banda sa naturang record label sa halagang $125,000. Imagine kung gaano kalaking pera yon, mga idol, nung panahong 70s. Pero kita naman natin, hindi siya nalugi sa kanyang investment. Marahil ay nakita lang nito at nagtiwala talaga ito sa kakayahan ng banda. Nakapag-release naman ang banda ng unang album noong 1973, ang self-titled album na Aerosmith. Hindi naging successful ang album na ito na pumalo lang sa 166 ng Billboard 200, pero nakakuha naman ng kasikatan ang kantang Dream On. Noong 1974, na-release ang pangalawang album na Get Your Wings, pero bigo muli silang makakuha ng success dito. Sinuportahan naman ito ng banda ng kabi-kabilang tour at nung matapos, nagsimula na silang muli sa pangatlong album na Toys in the Attic na na-release naman noong April 1975. Ito ang album na nagdala sa Aerosmith sa kasikatan sa tulong ng single nila na Sweet Emotion na pinakaunang top 40 hit ng banda. Pumalo sa 11th ang album na ito at nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-tour sa iba't ibang bansa. Sa tinamasang success ng pangatlong album, naisipang i-release muli ng record label na Columbia ang ilang kanta sa mga naunang album tulad ng Dream On na sa pagkakataong ito ay pumalo naman sa number 6 ng Billboard. Dahil sa ginawang ito,
umangat din ang benta ng naunang dalawang album. Ang album na Aerosmith ay pumalo sa top 11 at ang Get Your Wings na dati ay nilangaw, ngayon ay umangat naman sa pang-74. Noong 1976, na i-release naman nila ang itinuturing na The Most Influential Album ng Aerosmith. Ito ay ang Rocks na pumalo naman sa pang-3 sa Billboard 200. Ito ay pang-229 din sa Top 500 Best Album of All Time ng The Rolling Stone. So bakit nga ba tinawag na The Most Influential ang album na ito ng banda? Ito ay dahil na-impluensyahan ng album na ito ang napakaraming banda, kasama na nga dyan ang mga miyembro ng mga bandang Guns N' Roses, Metallica, Nirvana at marami pang iba. Noong 1977, na-release naman ang panglimang studio album na Draw the Line. Pumasok ito sa panglabing isa ng Billboard, pero nakitaan na sila dito ng epekto ng sobrang pagkakalulong sa masasamang bisyo. Apektado ang kanilang live performance at naturingan pang The Toxic Twins si Steven Tyler at si Joe Perry dahil kilalang kilala ang dalawa sa sobrang pag-abuso sa pinagbabawal na gamot. Noong 1979, na-release naman nila ang pang-anim na album na Night in the Rats. Pero bago ito, nagkaroon muna ng matinding hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni na Tyler, Perry at ang kanilang mga asawa na nauwi sa isang mainit na konfrontasyon sa backstage ng isa nilang show. Dahil dito, umalis ng banda si Perry at pinalitan ito ni Jimmy Crespo. Sa tours na sinagawa nila para suportahan ang album na ito, kapansin-pansin ang pagtugtog ng banda sa mas maliliit na lugar dahil bumabagsak na sa panahong ito ang kanilang popularidad. Samantala, nagpatuloy pa ang pagkakalulong ni Tyler sa drugs, kaya sobrang apektado noon ang performance nito maging ang pagsusulat nito ng mga awitin. Nagdulot din ito ng hindi pagkatuloy ng ilang shows at may pagkakataon pa na naputol ang isa nilang konsyerto dahil basta na lang ito nag-collapse sa stage. Sa panahon na yon, may mga nainip ng fans na hinahanapan na sila ng sunod na album, kaya napilitan ang banda na mag-release ng compilation album na Aerosmith's Greatest Hits na nung una ay hindi pumatok, pero kalaunan ay biglang lumobo ang benta nito at naging pinaka best selling album pa ito ng Aerosmith na nakapagbenta lang naman mga idol ng 11 million copies. Noong 1982, na-release naman ang pang-7 album na Rock in the Hard Place. Habang ginagawa ito, umalis ng banda sa Whitford at pinalitan ito ni Rick Dofey. Pumasok ang album sa Top 32 at sa panahong ito, muling nakikita na laging kasamang muli ng banda si Joe Perry. Pero nanatili pa rin ang problema sa droga ni Steven Tyler. Katunayan, nag-collapse na naman ito sa isa nilang gig. Noong 1984, opisyal nang bumalik muli sa Aerosmith sina Joe Perry at Brad Whitford. Nagpalit na rin ng record label ang banda. Nagtungo sila sa Geffen Records. Noong 1985, inirelease ang pang-8 album na Done With Mirrors sa ilalim ng bagong label. Pero bigo itong pumasok sa charts at wala rin pumatok na kanta. Pero sa halip na panghinaan ng loob, nagsagawa pa sila ng napakaraming tours hanggang sa makasama si Tyler at Perry sa music video ng isang hip-hop group na Run DMC na nagpakilala sa Aerosmith sa bagong henerasyon ng mga music lovers. Noong 1986, mas tumindi ang problema sa addiction ni Tyler na kinailangan na nitong magparehab. At dahil problema naman ito ng iba pang miyembro ng banda, kinausap silang lahat ng manager ng banda na si Tim Collins. Nagbigay ito ng challenge na kapag nilinis ng banda ang kanilang mga sarili, ay gagawin niya umano ang lahat para maging pinaka-greatest band sa buong mundo ang Aerosmith. Pagkatapos nun, sumang-ayon naman ang lahat at pumasok sa rehab ang buong miyembro ng banda. Ito ang pinakamalaking hakbang ng Aerosmith patungo sa pagningning ng kanilang karera. Pinilit nilang alisin ang droga sa kanilang buhay at ibinuhos ang lahat para maging successful ang sunod na album. At dahil sa ginawa nilang ito, nabuo ang pang-9 na album na Permanent Vacation na inirelease noong 1987. Ito ang pinakaunang album ng banda na walang drugs na sangkot sa kanilang pamumuhay. Kitang-kita naman ang napakagandang resulta nito dahil nakalikha sila ng magagandang awitin sa album na ito. 3 single nito ang pumasok sa top 20. Dude Looks Like a Lady, Ragdoll at Angel.
Walang duda na sa ginawang pagbabago ng banda, nakabalik muli sila sa kasikatan. Makikita kung gaano kaseryoso ang banda sa pag-iwas sa bisyo nung makasama nila sa tours ang Guns N' Roses na iniwasan nila tuwing may party ang mga ito before and after ng shows dahil kilala ang bandang ito sa tindi ng pag-abuso sa bisyong pilit nilang iniiwasan. Pagkatapos ng tours na yon, nag-release muli sila ng panibagong album na Pump noong 1989. Pumalo ito sa number 5 ng Billboard 200 at nakatanggap sila ng pinakauna nilang Grammy at dalawang Music Video Awards. Noong 1990, na-inducted ang banda sa Hollywood Rock Walk at nakita rin sila sa isang episode ng The Simpsons. Noong matapos ang matinding tour ng banda, ay sakto naman na pumasok na ang grunge music sa mainstream, lalo na noong 1992 na na-release ang Nevermind ng Nirvana. Ganun pa man, noong 1993, inirelease pa rin ang panglabing isang album ng Aerosmith na Get a Grip na naging pinakaunang number 1 album ng banda sa Billboard. Andito sa album na ito ang Crazy, Amazing at Crying na naging suki sa mga radyo at MTV. Bago sila magsimula sa panibagong album, nagpahinga saglit ang banda para maglaan ang oras sa mga pamilya at ayusin ang mga personal na problema. Dito, tinanggal nila ang manager na si Tim Collins dahil may nagawa umano ito na muntik na makapagpa-break up sa banda. Nagpalit na rin sila dito mga idol ng producer. Noong 1997, na-release ang panglabing dalawang album na 9 Lives na pumalong muli sa number 1. Pero sa tour para suportahan ang album na ito, nagkaroon ang banda ng malaking problema dahil na-injure si Steven Tyler sa isa nilang konsyerto. Tapos, nagtamo naman ng second degree burn ang drummer nila na si Joey Kramer dahil sa isang aksidente. Kahit nagkaganon, noong 1998, pumasok naman sa number 1 ang kantang I Don't Want to Miss a Thing na ginamit sa pelikulang Armageddon na anak ni Steven Tyler ang isang gumanap na artista dito. Ito ang una at nag-iisang number 1 single ng Aerosmith sa Billboard at kantang nagpakilala sa Aerosmith sa mga bagong henerasyon. Noong 2001, na-release ang panglabing tatlong album ng banda na Just Push Play na nag number 2 sa charts, kabilang dito ang kantang Jaded. Sa taon ding ito, na-inducted sa Rock and Roll Hall of Fame ang Aerosmith at naging pinakaunang banda na na-inducted na mayroon pa rin kanta na nakarank sa music charts. Noong 2004, na-release ang pinakahihintay at promise ng banda na blues album. Ito ay ang Honkin Bubu na umabot din sa top 5 ng Billboard. Sa album na ito ay bumalik ang Aerosmith sa nauna nilang style ng musika. Sa mga sumunod na taon, naging ups and downs ito para sa banda, lalo na sa bokalistang si Steven Tyler na noong 2006 ay nagkaroon ng throat surgery. Noong 2008, inirelease naman ang video game na Guitar Hero Aerosmith Edition kung saan ay ginamit din ang iba nilang awitin. Noong 2009, nakaranas ang ibang miyembro ng mga injuries tulad ng leg injury ni Steven Tyler, head injury ni Brad Whitford at hindi nasabing injury ng bassist na si Tom Hamilton. Ang malala sa lahat, noong taon din na yon, nahulog sa stage si Steven sa konsyerto nila sa South Dakota na naging dahilan ng pagkakaroon muli nito ng injury na sa pagkakataong ito ay sa ulo, leeg at sa balikat. Naging sanhi ito ng pagkansila sa lahat ng kanilang konsyerto. Bago matapos ang 2009, nagsagawa pa ng solo project si Steven na nag-tour sa South America, samantalang si Joe Perry naman ay nag-tour sa Japan at UK noong early 2010. Ayon kay Joe Perry, hindi na umano na ikipag-coordinate sa banda si Steven Tyler, kaya maaari umanong umalis na ito sa banda. At dahil dito, nag-anunsyo ito noong 2010 na magkakaroon sila ng auditions para sa replacement ni Steven. Pero makalipas ang ilang araw, nakita naman si Steven na kasama sa solo project ni Joe Perry at sinigurado nito sa mga fans na wala siyang planong umalis sa Aerosmith. Bago matapos ang taon, ipinasok muli sa rehab si Steven Tyler dahil nagkaroon ito ng addiction sa mga painkillers na iniinom nito para sa kanyang mga injuries. Nung makabalik ang banda sa pagtutur, nagkaroon naman ng kaunting alitan sa pagitan ni Tyler at Perry. Away kapatid, ika nga, kaunting pikunan sa stage pero naayos naman nila ito agad. Samantala, nag-umpisa muli ang alitan ng dalawa
dahil sa desisyon ni Steven na tanggapin ito ang pagiging judge sa television show na American Idol. Ayon kay Perry, hindi umano sumangguni si Tyler sa banda bago ito nagdesisyon. Nalaman lang nila ito nung makita nila sa internet, pero nangako naman si Steven na patuloy pa rin niyang gagampanan ang pagiging frontman ng banda sa tours at mga recording. Ayon dito, mayroon siyang sapat na oras at lakas para gampanan lahat ito. Nung tanungin sa isang interview si Joe Perry, sinabi nito na nauunawaan niya umano ang desisyon ni Steve, pero ayaw niya umanong maghintay na lang lagi, kaya nagpush din ito ng sarili niyang solo projects. Noong 2012, nakapag-release sila ng kahuli-hulihan nilang studio album, ang Music from Another Dimension, na pumalo din sa panglima sa Billboard 200. Mula noon, nag-focus na ang banda sa pagtutur at kasama nga dyan ang Pilipinas sa napuntahan ng banda noong 2013. Then, noong 2014, nagkaroon sila ng tour kasama naman si Slash ng Guns N' Roses. Sa kabuuan mga idol, ang Aerosmith ay mayroong 15 studio albums, 7 live albums, 16 compilation albums at 2 extended plays. Aktibo pa rin sila ngayon mga idol. May mga tour sila ngayong 2022 at posible pa siguro na magkaroon pa sila ng 16 na album. Kaya pa kaya nila mga idol? Malay natin, 'di ba? Ano man ang pinagdaanan ng banda, nakita natin ang tunay na ibig sabihin ng matinding dedikasyon at ng tunay na pagmamahal sa ginagawa. Ang pinagdaanan ng bandang Aerosmith at kung gaanong karaming artist ang naimpluwensyahan nila ay sapat ng batayan kung bakit marami ang nagsasabi na Aerosmith ang the greatest American rock band of all time. Natutunan natin sa kanila na hindi talaga mawawala ang ups and downs sa ating buhay. Ang mahalaga ay gumagawa lagi tayo ng paraang tumayo sa bawat pagkakadapa. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay wag na wag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video mga idol bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.